Hello mga kasosters! Sa mga bago lang po sa aming channel, please don't forget to subscribe and click the bell button para lagi kayong notified sa aming mga bagong videos. Ngayon mga kasosters, panibagong pampaswerte na naman ang aking ibabahagi sa inyo. Alam ko na lahat tayo ay dumaranas ng mga suliraning pangpinansyal at alam ko rin na lahat ay gumagawa ng mga paraan, subalit parang wala pa rin. Walang mga nangyayari. Kaya ang video pong ito ay maaaring makatulong sa inyo upang masolusyonan ang ating mga suliraning pangpinansyal. Totoo ito mga kasosters. Ginawa ko rin ito sa aking sarili, sa aming pamilya, pero kinakailangang buong-buo ang inyong paniniwala at pagtitiwala, yung walang halong pagdududa at negatibong kaisipan tungkol sa mga pampaswerte ito. Dapat mga kasosters, sa anumang gawain natin mga pampaswerte, ay kinakailangan tayo ay nakafocus. Tayo ay may paniniwala, malakas ang paniniwala natin na mangyayari ang ating mga kahilingan dito at iwasan natin ang mga negatibong pag-iisip. Katulad ng ito ay mga kalokohan lamang. Kaya sabi ko nga, iwasan ang pagdududa at pagdadalawang isip, kinakailangang positibo lamang ang ating paniniwala at pagtitiwala dito. Ibigay natin ang ating buong pagtitiwala, katulad ng ginawa ko, at nagtiwala ako, ginawa ko rin, kaya ibinabahagi ko po sa inyo. As long as na wala tayong naaapakan at nadedihadong kapwa natin at wala tayong batas na nilalabag, gawin po natin ito. Pakatandaan natin lagi mga kasolsters na kailangan lamang natin lagi ng positibong kaisipan, positibong paniniwala at buong-buong pagtitiwala. At of course, ang taos-puso nating pananalangin sa poong may kapal. At ugaliin natin mga kasosters na magpasalamat, maliit man o malaki ang mga biyayang natatanggap natin araw-araw sa ating buhay. Ngayon mga kasosters, siguro handa na po kayo at nagawin ang mga pampaswerteng ito. Ito lamang po ang ating mga ihahanda mga kasosters. Kakailanganin po natin dito ng 2 botelya, ganito. Yung jar na gagamitin natin, 2 ganito po. Pwedeng malaki, pwedeng maliit. Ako, maliit ang aking kinuha, ang aking inihanda, dahil mamaya malalaman ninyo kung bakit maliit lang. Okay, 2 ganito po ang ating gagamitin. 2 pirasong kandila na green. Ayan. And then, 6 na butil ng buong paminta. Ayan. 6 na butil niyan. And then, 2 dakot ng bigas. Gagamit rin tayo dito ng lighter or posporo. Ayan. And then, kutsarang silver. Ayan. Ayan po ha. Yan po ang ating mga ihahanda. Uulitin ko. 2 jar or garapon. Maaring maliit, maaring malaki. 2 green na kandila or bread and kandila. 6 na butil ng buong paminta. Ayan po. 2 dakot ng inyong kamay. Ng bigas. Ganyan. Kutsara na silver. And then, ang ating lighter or ang ating posporo. Okay, ano po ang ating gagawin? Okay, siguraduhin mga kasosters na pagka ginawa natin ang ritual na ito, ang pampaswerteng ito, ay siguraduhin natin na wala tayong mga bisita, walang nakakakita para maiwasan ang interruption at maiwasan ang mga negatibong enerhiya na maaaring dala ng mga tao na bisita natin habang ginagawa natin ang ating pampaswerte. Okay, ano po ang unang-una nating gagawin? Una, ang ating botelya, kinakailangang na-sterilize ito.
Magpakulo kayo ng tubig at banlian niyo po ito. At hayaan niyo po ito, pati po ang ating takip, hayaan po ninyo itong matuyo ng sarili nila. Huwag niyo pong pupunasan. Okay, pagka nakita niyo na po na na-sterilize niyo na to, natuyo na, ngayon po ay uumpisa na natin ang paggawa natin ng ating ritual. Sikapin pong maging malinis po ang ating botelya, mga kasolsters, sa sterilize po natin bago natin gamitin. Okay, pagka nagawa na po natin iyon, ngayon po ay kukunin na po natin ang isang dakot muna ng bigas. Ayan, isang dakot muna ng bigas at ilalagay po natin dito sa ating botelya. Yan. And then, 6 na piraso lamang po ng butil ng paminta, buong paminta ang ating gagamitin. 3 lang po ang ilalagay natin dito. 3. 6 lang po ang ihanda natin dahil tig-3 po ang kag-isang garapon or jar. Ayan po. Ilalagay po natin ito dito sa loob. Okay. Ganyan lamang, mga kasolsters, kasimple. So, pagkatapos po ay tatakpan na po natin. Ayan. Yung proseso pong ginawa natin dito ay ganun din po ang gagawin natin sa isa pang botelya or garapon or jar na nakuha natin. At ano na po ang ating gagawin pagka natapos po natin ito? Inuulit ko po, gagawin nyo rin po ang prosesong ginawa natin dito sa isa pang botelya. At pagkatapos kung nagawa na po natin ang lahat ng iyon, yung 2 botelya, ilalagay po natin ito sa ating kusina at ang isa naman ay sa dining natin. Okay po? And then, kapag ka inilagay na po natin ito sa ating dining, ayan, tatabihan po natin ito ng ating green na kandila. Ganyan. Ganyan po ang magiging or ang mangyayari. Tatabihan po natin ito ng ating green na kandila. Tsaka yan. At bago po natin sindihan ang ating green na kandila, mag-wish po tayo dito na nakaharap tayo sa silangan. I-wish nyo po dito, ibubulong nyo po dito sa kandilang ito ang inyong wishes, ang inyong mga panalangin. Katulad ng magkakaroon ako ng limpak-limpak na pananalapi, magkakaroon ako ng magandang bahay, makakatapos ang aking mga anak sa pag-aaral, magkakaroon kami ng magandang buhay, ng magandang kalusugan. Ganyan po, huwag pong gagamitan ng sana, mga kasolsters. Direct nyo pong ipanalangin, i-wish ang mga gusto po ninyong mangyari sa inyong buhay. And then, pagka nakapag-wish na po kayo, mga kasolsters, sisindihan nyo na po ang inyong kandila. Ano po? Sisindihan nyo na po itong kandila ninyo. And then, aantayin nyo pong matapos sa loob ng isang oras. Hindi po ito mauubos sa loob ng isang oras. So, ganun din po ang gagawin ninyo sa isa pang botelya na maaaring nasa kusina ninyo o maaaring nasa dining ninyo. Pwede rin po itong ilagay sa inyong sala. Pagkatapos ng isang oras, mga kasolsters, patayin nyo na po ang inyong kandila gamit po ang kutsarang ito. Kaya halimbawa po, may sindi na po yan, tatakpan nyo lang pong ganyan, mamamatay po yan, mga kasolsters, ganyan, mamamatay na yan, at ganun din po ang gagawin ninyo doon sa isa pa, dahil pareho po, bali 2 po ang inyong gagawin. And then ngayon po ay itapon nyo na po ito sa basurahan. Ang kandila lang po ang itatapon sa basurahan at ito ay iiwanan ninyo doon sa pwesto kung saan po ninyo ito inilagay, sa inyong kusina or sa inyong dining or sa sala. Okay, mga kasolsters, yun lamang po ang ating gagawin, mga kasolsters. Itatapon po ito at kung sa tingin po ninyo ay natupad na ang inyong mga pangarap, huwag nyo pong itatapon ang bigas, mga kasolsters. Ano po, maaari nyo pong ihalo itong bigas na ito sa iluluto ninyong kanin at yung butil ng paminta ay pwede nyo pa rin pong gamitin sa pagluluto. Tandaan, mga kasolsters, na gagawin po natin ang ritual na ito
tuwing araw lamang ng Martes o araw ng Biyernes. Sa mga una nating ritual, ginagawa natin yung mga ritual na pampaswerte natin sa oras ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga dahil sa ibinibilad pa natin or pinasisinagan pa natin sa araw. Etong ritual na ito ay gagawin naman natin sa gabi ng Martes or ng Biyernes. Mamili lamang kayong kayo ng araw, mga ka-solsters, kung ano po ang gusto ninyong araw. Pwedeng Martes, pwedeng Biyernes ng gabi. Okay, yun lamang po mga ka-solsters ang tatandaan natin. Yung iba nating mga pampaswerte ay ginagawa natin sa araw ng Biyernes at araw ng Martes sa oras ng 6 hanggang 8 o'clock ng umaga. Ito naman mga ka-solsters ay gagawin natin sa gabi. Ano po mga ka-solsters? Huwag pong kakalimutan sa araw ng Martes or Biyernes, sa dalawang araw lamang po na yun dahil pinaniniwalaan natin, sabi daw na ang Martes at Biyernes ay napakalakas ng enerhiya para gawin ang mga pampaswerteng katulad nito para sa ikagaganda ng ating kapalaran. Okay, yun lamang mga ka-solsters. Gabi mga ka-solsters, gagawin ito. Gabi, hindi po araw. Maraming salamat at hindi na po kailangan pa itong ibilad sa arawan or painitan or pasinagan sa arawan. Yan lamang mga ka-solsters. Okay, yan lamang po mga ka-solsters. Di ba napakadali po? Ginawa natin ang ritual na ito na sinisigurado natin wala tayong nilalabag na batas, wala tayong inaapakang kapwa natin, at wala tayong nadidihadong kapwa natin. Siguraduhin natin mga ka-solsters na kapag ginawa natin ito, kinakailangang buong-buo ang ating pagtitiwala, paniniwala na ginawa natin ito para maging gabay natin sa ating mga pangarap. At of course, lagi kong sinasabi mga ka-solsters, lagi kong paulit-ulit na sinasabi na huwag po tayong makakalimot sa pagdarasal. Ang mataimtim at uspusong pananalangin sa ating buong may kapal, ang isa sa pinakamabisang sikreto. Ito po ay mga pampadagdag na lamang mga ka-solsters na mga nagbibigay ng pag-asa sa atin para matupad ang ating mga pangarap. At lagi ko pong sinasabi na matuto tayong magpasalamat, maliit man o malaking bagay ang mga biyayang natatanggap. Yun lamang mga ka-solsters. Thank you for watching. Huwag pong kalilimutan ang mag-like.